Alright, hello, what's up mga parts? Nandito na naman tayo para sa panibagong episode ng Agraraman. Yan nga mga idol, kasama niyo muli ang inyong tropa totoo ng IFM Baguio, ang inyong idol Inigo, at syempre, ang inyong parts, Brendel, sa ngalan ni Parts Ken. Nasaan ako, nasaan ka manirin, nasa ligtas kang lugar. At sana ay busog ka sa panahon ngayon. Kasi kami, actually, busog na busog po kami dito ngayon sa Gintok Cafe Bistro. Yung mga idol. Kasi nga kanina, ay katatapos lang po namin magkita naman sa likod natin ngayon. At syempre, kitang-kita rin na pinagkitaan namin ng isang napakagandang dilag. Walang iba, kundi si Miss... Lebs. Levelyn Hadi. Ayan. At ano po ba ang posisyon natin dito sa Gintok? Manager ako dito. Palakpak naman tayo dyan. Manager, ang sabi. So, kailan po kayo nag-open dito sa... Or kailan po in-open itong establishment ninyo? Bale, dito, nung June 28. June 28? This year na? Pero dati pa siyang open, pero sa Albergo Hotel. Dun sa may Pakdal. So, bagong lipat pa lang dito? Yes. Okay. So, yung Ginto is more than the... Tagalog term for gold. Eh, may ibig, tama ba? Ibig sabihin niya is itong Guild of Integrated Talents. Yes. At sabi, kaya hindi pala siya basta-basta dito. So, ibig integrated talents, ibig sabihin po ba nun parang isa kayong collective or isa kayong grupo? Or bakit po yun yung pinili ng pangalan? Bale, kasi yung may-ari nito, isa sila sa nag-paint ng mga ano dito sa Baguio. So, yun. Sila yung ano ng fine arts, nag-ano sila ng fine arts, ng visual arts, ganyan. So, dahil dito sa love of painting, nabuo din ang kanilang business. Para merong, yes. Para merong tambayan parts. Oo, yun. Oo. Bali, dapat yung Ginto dapat dati is nabuo siya dahil sa place lang na meron ano, yung... Meeting place ng mga arts, ng mga ano, tapos hanggang sa tuloy-tuloy na. The artists nga na maging parang pagkakakitaan ng lugar. So, pwedeng-pwede pala ako dito. Okay. Pumipinta ka rin ba, parts? Minsan. Sa panaginip. Pero yun nga, kitang-kita din naman natin kasi dito sa loob, yung mga ilang arts, or kumbaga artwork, na meron tayo. Ito ba yung mga ginawa ng may-ari? Or... Yes, ito. Ito. Yung mga may ibig sabihin niya. So hindi lang siya basta-basta. Nang magkasama. Ay, sana all! Ano yan? May mga sweethearts pa dun, no? Ay, oo. Ay, oo nga. So parang ito yung mga medyo batas niya. Tapos hanggang sa ano? Kasama kang tumanda. Kayo ba, ma'am? May nakikinita ba kayong makasamang tumanda din? Oo naman. Abay, di syempre. Sana kaya po eh. Tapos na po ang ating interview. Ayan, so, nung nagsimula po, or inopen niyo po yung branch na ito this July na. So, June pala, sorry. So, ano naman po yung parang mga naging tumata, or kumbaga pumatok sa mga customers po natin? Talagang mga bestsellers. Binabalik-balikan nila dito sa Ginto. Yung binabalikan nila dito is yung customer service namin. Kasi lahat ng mga staff, yung mga comment naman ng mga customers, okay. Tapos yung mga foods, yung mga ano... Okay lang talaga ang comment. Tapos yung acoustic band na every 7 PM to 10 PM. Monday to Sunday. Everyday yun. Ay, wow! Yes. Pwede kayong makijam kung sakali. Kaya nga tayo meron pa mic ngayon kasi talaga... Yun yung makakantayin po natin si Montas. Oo, isang course natin, ma. So, yun nga, ang operating hours naman po natin. 8 AM to 12 midnight. Wow! Ayun, so, talagang pwede mong ma... Ito yung talagang pwede mong puntahan kung gusto mong magbabad for the night. Yes. Sakto-sakto dahil na during the taping po ng ating episode na to ay Friday. Kaya naman sa mga idol natin dyan na naghahanap kung saan pwede mag-TGIF, ganyan. Kaya puntahan po ninyo dito ang Ginto Cafe Bistro. Ayan. So, aside from sa mga ang ino-offer po ninyo dito is like mga drinks, coffee drinks or cold drinks, ano pa po yung mga, kumbaga, highlight ng inyong menu? Yung all-day breakfast namin. Oo. Kasi sulit talaga. All-day breakfast?
dito yung parang yung bilao. Kanina, yung bilao. Ah, yun. And all day, ibig sabihin. Tapos sobrang mura niya. Oo, so ibig sabihin nun, kahit alas 11 ng gabi namin i-order, okay lang. Depende sa tao, kasi minsan kasi mahirap siyang gawin pag madaming tao na, kaya ang daming order. Pero, yun po pero okay lang kung onti yung tao, pero pag madami. Sabagay. Kasi kung makikita nyo po, kung makikita nyo lang yung mga pinagkakain kasi namin kanina, malalaki kasi yung bilaon niya. Ayan mga idol. Pwede naman sa umaga, yun talaga yung pinakaan. Para sa all day breakfast. Yes. Pero meron pa kayong yung parang pre-order na lang na style? Kung sakali reservation. Yes, meron kaming reservation. Mag-message lang kayo sa page namin. Tapos, ako din yung makakausap ninyo. Oo. Ano yung pangalan ko ng page? Gito Cafe Bistro din. Ayan. At nakita natin dito kanina na may kwan, no? Parang, hindi lang talaga basta-basta cafe bistro ang ating establishment, kundi may mga outreach programs din kayo. Kasi ito, parang kakatapos nyo lang magpa-concert for a cause. Bali, yung kita kasi ng Ginto, meron doon na pang-outreach talaga, pang-tulong talaga sa mga nangangailangan. Ayun. So, ano yung percent doon? May percent na may, na magbibigay kami sa iba, yun. Ang sabi. So, parang cafe with a purpose. Yes! Halos, pag, pag wala nang kita yung cafe, wala naman sa pag onti lang yung kita ng cafe, nag-outreach pa rin kami. Ang sabi. So, hindi lang talaga tayo concentrated on the business side, but also sa pag-tulong. Or may mga extension projects kayo. Okay, so, saan na yung pinakamalayo na puntahan mo, Mars? Noong last 2020, nag-Bicol Outreach kami. Wow! Yun yung pumunta ko doon. Oo, doon. Isa kami sa nag-outreach. Nagbigay. Kaya naman sa mga idol natin dyan na gusto pang i-check out kung ano nga ba mga pwede nating maadatnan, makain, mainom, ganyan. And syempre, pinagmamalaki nga nilang customer service mga idol. Abay, bumisita na po dito sa Ginto Cafe Bistro. We are located here at... Anong building ko ito ba? Sorry. Hindi ako second floor, Olympian Lane, Mabini Street, Baguio City. Ayan, second floor mga idol na, huwag po kayong malilito dahil pagpasok nyo po, kahit feeling nyo parang may mapupuntahan pa talaga dito. Yung elevator kasi sakta na, pagbukas, basta pasok lang kayo mga idol, makikita nyo naman may mga directions naman po na this way to Ginto Cafe Bistro. At makikita nyo na po ang very homey feels ng kanilang cafe bistro. Kasi talagang from the architecture dito sa loob, very modern na very homey din ang tech. At talagang hindi mo actually mapipil na parang, alam mo yun, kasi di ba yung mga cafe na parang high-end yung high-end. Yes. Pero dito kasi parang talagang, alam mo yung kasabarkada, yung chill lang. Oo, chill bang baga. Yung fine. Kasi nga, kanina pa po kami nagkakalan dito. Kaya naman kung gusto nyo ma-feel ko ano nga ba nalagdawan namin dito sa Ginto Cafe Bistro mga idol of America. Halina po kayo at bumisita. At syempre kumain. At syempre dahil lumabot kami, tatanungin natin si Parts Inigo. Kung ano yung mga, sa mga nakain mo, ano yung mga nagustuhan mo? Actually, yung nagustuhan ko yung both na bilao nila yung ang tawag nito. Filipino and Western. All day breakfast at saka yung Western. Kasi dun sa Western, mga pancakes, gano'n. Eh, mahilig ako sa pancakes with egg. Tapos yung pagkakaluto pa kasi nung egg nila, yung anong tawag na yung malasado. Kaya, super okay. And dun sa Filipino all day breakfast nila, literal na mga Pinoy delicacies yung kakainin mo like red bread, tomato, and then mga daing, mga ganun. Kaya super soft sa panlasa talaga at talagang babalik-balikan nyo. Lalo-lalo na perfect, it's a perfect order kung barkada kayong pupunta dito mga idol or pamilya. Ikaw ba, Parts Ben? Siyempre, yes. Akala ko tapos na eh. Pero actually,
natutuwa rin ako talaga sa pabilaon nila. And of course, pati sa mga a la carte na naisag kanina. At gusto ko din talaga doon yung mga chips. Yes, yes, fish and chips pala yun. Ayun, malasa siya crunchy eh. Yun kasi parang after, usually yung mga ganun na nakakain ko sa ibang restaurant or cafe. Hindi na sa crunchy ka na lang. Yan. Kaya yun din yung nagustuhan. Parang masyadong sensitive yun. And syempre mga idol, alam nyo ba na meron din sila ditong flavored beers. Yeah. Ano, sa mga gusto namang medyo adventurous type sa kanilang mga drinks, abay pwede nyo pong itry yun dito. At sigurado ko, tulad namin ay masasarapan din po. Kung anong flavors yan, yan ang kailangan nyo dapat alamin kaya naman bumisita na kayo dito sa Ginto Cafe Bistro. Yan mga idol. Kinaman maraming salamat, ma'am, sa inyong pag-anyaya sa amin dito at syempre sa pa-interview na rin. Kahit na medyo na-war shock. Very sad. Nagulat sabi ko na lang may pa-interview. Recorded pala. Pero hindi ba ready ang ganyan? Oo. Nasagot din naman mga katanungan. Kaya naman, ma'am, once again, do invite our viewers to visit our cafe in this room. Wait lang, cut nyo lang. Hello mga kaginto. Punta lang kayo dito sa second floor, Olympian Lane, Mabini Street, Baguio City. Marami kaming sineserve dito. May acoustic banding kami na 7 p.m. to 10 p.m. hanggang ano na yun. Pwede kayong makicham. Ayun. Punta lang kayo dito. Mababait yung mga staff, lahat. Kaya naman, halina kayo mga idol at nang matry nyo kung ano nga ba ang feeling na mapag-serve at mapagsilbihan Ginto style. Yes. Oh, di ba? At lagi-lagi ka talaga mag-enjoy dito dahil meron talaga silang warm na pag-welcome sa atin dito. Yes. Totoo yan. At isa pa mga idol kasi meron din tayo palang mga other, mga iba pang binibenta nito. Yes. Kasi meron tayong chili paste. And na-try din natin yung kanilang crab paste na super masarap na pwede nyo pong bilhin dito yan sa Ginto Cafe Bistro. May mga hard drinks din kami. Mm-hmm. Nakita ko nga yung... Gusto nilang... Pagwalwal. Pagwala. Oo, may pasilit nga si Ma'am Kay Juan eh, San Miguel kanina. Ayan ko nga, idol natin. Kaya naman, halina po kayo bumisita, Ginto Cafe Bistro. At syempre, do not forget also to like and subscribe our official YouTube account kung saan nyo po napapanood ang episode na to. That is Taraki TV Official. And of course, ang aming Facebook page, Taraki TV. And ang Facebook page din naman na Ginto Cafe Bistro. And you can also follow me on my other social media platforms din po, DJ Nigodoro on Facebook, Instagram, and TikTok. Yan, ako din naman po sa Entako, E-N-T-A-K-O, yan mga friends. Nandyan lahat ng mga pagwawalwalan natin. Oo, kaya i-visit nyo lang po yan. At sa Instagram naman, they go underscore Del One. Ayan, mga idol natin. Kaya naman, saan kaya tayo tutungo sa mga susunod pa nating adventures? Abangan yan dito lang sa Taraki TV.